pinaglalaban ko yung sarili ko kasi ayokong magpanay. Pinapangako ko sa'yo na kapag tayong dalawa ay kinasal na, ituturing kitang kapantay habang buhay. Lalaking sumalakay sa inyo ay siya ring nagtulak sa Alferez sa Putikan noong Setyembre, Padre. Ang pangalan po ng lalaki ay Elias. Pati pala ang mga ibon ay nawawalan din ng tirahan. Sapagkat patuloy ang paninira ng mga dayuhang pastila sa ating kalikasan. Tumigil na kayo! Binababoy niyo lang ang lengguwahe naming mga Espanyol! At kahit na ilang eskwela pa ang ipatayo ni Ibarra, wala rin mangyayari. Buhaya! Naku, makatakihin tayo! Oh! 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 Masyado malakas ang buhaya! Kakailanganin niya ang sundang! Amigo, amigo! Nakikita ninyo, nagpalit ng kulay ang tubig, kulay tokona! Itiba! Binibiring kay! Diyos mio, ano nga kahit na ganito? Aba, kalilipan din ako pa! Hala! Tulungan niya sila! Diyos ko! May pulso pa siya. Gawin mo na kung ano ang naranapan ako na mismo! Diyos mio! Maria! Ano? Lilinawin ko lang po, hindi ko po hinalikan o pinagsamantalahan si Sir Ibarra. Medical procedure po yung ginawa ko. Ang tawag po doon ay mouth-to-mouth resuscitation. Nais ko po magpasalamat sa inyo, Sir, sa pagsakip sa aking buhay. Wala ka naman, Ginoo. At makakaasa kayo na babayaran ko ang utang na loob ko sa inyo pagdating ng takdang panahon. Kung ano man ang nakita sa iyo kanina, ay wala ka dapat ikahit. Sa pagkatapatanayan mo pa rin, isa kang babaeng karapat-dapat ako. Ay, mi amiga, naunahan at taig ka na ng iyong kriyada. Mahal na kura, masama ang ginagawa niyo. Huwag mo akong pinagbibisahan sa mga bagay na hindi ko sagot. You're an evil, perverted priest. Kulang pa yan sa pagbabastos mo sa isang praile. Dapat ka lang magtanda at magkaroon ng galang sa akin. Sige, saktan mo ko ulit. Sisigaw ako dito. Mag-e-eskandalo ako. Para marinig ni Maria Clara ang sinisilipan mo siya. At tiyak ko sa'yo, magagalit siya sa'yo. At hindi lang yun. Itong nangyaring to, kakala to sa buong San Diego. Pag-uusapan ka ng lahat, mapapahiya ka. Hindi mo naman siguro gugusto yung mangyari sa'yo yun, di ba, Praile? Aray. Huwag naman kasiklay eh. Luka-luka ka rin. Sagot ka ng sagot. Clay? Clay, anong ginagawa mo rito? Wala po. Napadaan lang ako dito. Napadaan lamang o sadyang minamatyagan mo kami? Ha? Bakit ko naman kayo mamatyagan? Meron din ako niyan. Magpasalamat nga kayo at dumating ako. Dahil nako, may mga matang pinagpipiesta ng mga legs niyo. At ang iyong mukha, anong nangyari sa iyong mukha? Wala. Nasubsub ako doon. Sakit nga eh. Wala. Tara na. Bumalik na tayo doon, Mga Marites. Gutom na ako eh. Kumain na tayo. Tara na. Nahihiwagaan pa rin talaga ako sa kanyang pananalita. Hindi lamang sa pananalita. Maging sa ugali, kilos, ay kakaibang tunay. Hindi ako masasanay. See? Maria, sinasabi ko sa'yo, dapat mong pangilagan at kilalanin pang lubos ang babae niya. Maaaring nag-aalaga ka ng isang makamandag na ahas na balang araw ay tuklawin ka na lamang. Muchas gracias de nuevo por haber venido. Señores y queridos oficiales, aquí están unos tabacos. Sírvanse.
Por favor. Gracias, señor. Padre Salvi, ¿qué le pasó? ¿Por dónde se ha metido? Parece haber perdido la cabeza. Me recuerdo, doña Lisa. Sinuli siya ng iyong mga tao, hindi ba, Senyor Alvarez? Sapagkat nawawala kanya ng mga anak, na isinumbong ninyo na nagnakaw daw sa parokya. Ngunit yun naman ang katotohanan. Ang mga batang iyon ay tunay na magnanakaw. At nasa naman na bata na sa Kristal? Anak, bigla na lamang sila naglaho, Abel? Di porque es así, totoo na libo. Sinasabi mo bang ako ang may dahilan ng kanilang pagkawala? Maaari bang huwag na lamang tayong talo, Senyor Alvarez, mahal na kura? Lalo na't alam naman nating si Sisay nasa mabuting lagay na. Pinadala ko siya sa isang pagamutan sa isip habang ang kanyang mga anak ay hanggang ngayon pinahanap ko pa rin. Y donde los encontramos? At ang pinakamahalaga na tanon, sila kaya ay mana, buhay pa. Senyores, por favor, kalmense. Maaari bang kumain na lamang tayo at lalamig na ang pagkain? Sige. Clay! Clay, sandali! Senyorita! Bakit po? Una-una sa lahat ay nais kong humingi na paumanhin sa aking hindi kagandahang asal ng iyong ginampanan na tinatawag mong mouth-to-mouth. Kahit na hindi ko ba tinanais mo lamang sagipin ang aking nobyo. Kaya kita na itulak. Ayos lang po yun. Kahit naman siguro ako magsiselos kung hindi ko alam kung ano yung mouth-to-mouth tapos nakita ko may gumawa nun sa nobyo ko. Huwag kang magalala. Hindi po ako galit. Sana hindi ka na rin galit sa akin. Hindi na. Maniwala ka. Ngunit sa susunod mo ito kaya upang ikaw ay hindi mapahamak at hindi mo mailagay sa panganibang iba, ay hayaan mo na lang ang mga lalaki na tumulong sumagip sa iba. Isinilang ang mga kalalakihan sa mga ganong gawain. Tayo rin naman eh. Isinilang tayo para sa ganong gawain. Kahit babae tayo, kayang-kaya nating sumagip ng buhay ng iba. Lalaki man yan, babae, bata, matanda. Dahil tayong mga babae ay isinilang nakapantay ng mga lalaki. Sa pag-iisip at lalong-lalo na sa puso. Kura, may iba tayo. Bakit hindi niyo po kasama ang Padre Damaso? Nabalitaan mo siya ay dumating na. Si Kapitan. Ngunit siya nagpapagaling pa ng kanyang mga pinsala ng katawan pagkatapos siyang pagbuhata ng kamay ng isang diablong tulisan na nakasalubong niya sa kanyang paglalakbay pauwi dito sa San Diego. Super Joseph. Nakilala ba ng fraile ang tulisan na kumarang at nanakit sa kanya? Si Jama Elias.
Sino ka? Sia. Anong ginagawa mo rito? Narito ang Andres. Tama kita ka at hulihin. Huwag kang mag-alala, Elias. Hindi kami magpapahuli. Nais lamang namin makausap ka. Tungkol saan? Tungkol sa pagpapalaya sa bayan, Elias. Laban sa mga praile at kanilang mga kalahi. Senyor Alpanes, batid kong kilala niyo ito. Dahil nung isinuplong namin ito sa kwartel, hinuha ng iyong mga tao na siya rin ang nagtapon sa inyo sa putikan. Maldita siya. Kinire! Kinire! Naalala mo? Mawalang galang na po. Senyor Alferez, mahal na Cora. Ngunit ang pagsasalong ito ay para pagtibayin ang ating pagsasamang lahat. Hindi upang lawakan ang ating mga agwat. Kaya't maaari ba ay malugod na lang tayong magsigain? Salud! Salud! Lalakan na ng mga praile. Natutunan nila ang iyong pangalan, Elias. Batid kong ikaw ay hahanapin at parurusahan, lalo na sa ginawa mo sa praile. Kaya makakabuti kung sumapi ka na sa aming pangkat. Kami ay masigit na lalakas kung ikaw ay mapapabilang sa amin. Lucia, may mga bagay na kailangan kong timbangin. Gaya ng isa mong mahal sa buhay, na hindi mo kayang iwan. Maria Jose Padre Mia. Heto na naman tayo. Huwag na huwag mo yung ipaparinig sa mga fraile. At baka ikaw ay maakusahan ng tagapalaganap ng mga kaisipang taliwas sa itinuturo ng Biblia. Tama ka, Senyorita. Eto na naman tayo. Dahil ayang ka na naman sa pagiging apologist mo sa mga babaeng sunod-sunuran dito sa mundo nyo. Sinasabi ko na sa'yo, yan ay kaisipang obsolete na at ang totoong sumasakal sa ating mga babae. Sa totoo lang, bago naman dumating yung mga tsakang mananakop na yan dito sa Pilipinas, okay naman tayo. May higit na pagkakapantay-pantay ang lalaki at babae sa gawain at maging sa tungkulin. Naalala ko bigla yung Philippine history ko, di ba? Sadly, pagmula nung dumating yung mga buwisit na yan dito, binago nila ang paniniwala natin. Sinikil ang mga babae. Ginawang gaya mo, Maria Clara, na sunod-sunuran na lang. Yes, teacher. Perdóname. Me and my big mouth. Patawarin niyo po ako. Hindi ko intensyong insultuhin ka. Hindi ka mahina, Maria Clara. At lalong hindi superior ang mga lalaki sa'yo. Malakas ka. At kayang-kaya mong maging higit pa sa pagiging anak, jowa, o asawa lang. Sinasabi ko na sa'yo yan. Kaya rin natin mga babaeng mangarap ng mas mataas pa sa ating mga sarili at sa ating kapwa. Bukod siyempre sa pagiging mabuting anak at asawa. Tama na. Ayoko na makipagtalo pa. Pero, Senyorita, hindi lang kakaiba ang iyong pananalita, ang iyong kilos. Pero pati na rin ang iyong pag-iisip. Pero bakit ka nga ba kakaiba? Saan ka ba talaga nagmula? At saan mo natututunan yung mga bagay na alam mo? Kung sasabihin ko ba sa'yo, maniniwala ka? At hindi mo subukan. Saan ka ba talaga nang galing?
kailangan mo sa akin. So, ayun. Okay, so, sisit pa kayo. Bakit ka natahimik? Tandaan yan na may itinatago ka nga sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa akin na sa gayon ay maunawaan kita at... Saan ka ba talaga nanggaling? Diba, senyorita, noong sinabi ko sa inyo ang totoo, muntik mo kong dalhin sa mental. Paman, hindi ko naintindahan ang iyong tinuran. Diyan na po yung mga kaibigan niyo. Maria, ano ang nalaman mo sa estranghera? Hindi niya sinagot ang aking mga katanungan at halatang umiiwas siya. Tama nga kayo sa inyong mga hinala. Marahil ay maraming kahiwagaan at tinatagong lihim ang babae niyan. Sige siya ng seryosa. Elias. Salome. Lumatal na ba ang gabi? Bumaba ang mga bituin upang mamalas ko ang sandaling ito? Ikaw at hindi ako ang tunay na bituin, mahal ko. Wala kang pinagbago. Ikaw pa rin, Salome. Ang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa akin. Nakakatakot eh.
Kaya alam naman kakaroon ng buhok ang balaka. Mga amigas, sinungaling yan. Krisanto mo, ikaw naman ang magtanong. Amigo, subukan kaya natin tanongin ng Rueda kung ano ang hatol ng Kapitolyo sa eskwela ang tatayo mo. Kung aprobado ba o hindi. Bueno, sige. Numero uno! Mga panaginip ang mga panaginip. Ang ibig sabihin ay... Amigo, tila mabibigo ka sa pangarap mong ay tayo ang eskwelahan. Eh, sinungaling naman yung Rueda. Dahil basahin mo to. Pinaburanan ng Kapitolyo ang proyekto kong paaralan. Totoo nga, amigo. Kay Bian Crisostomo, wala na talaga makakabigil pa sa mga pangarap mo. Mahusay. Naway-gabayan ka ng aking mga panalangin. Ang tagumpay mo ay ang tagumpay ng kabataan ng San Diego. Ano ang tanong? Por Dios, por santo! Ano ang naglalaro kayo ng Rueda de la Fortuna? Isang laro ng mga salanan! Mas naniniwala pa ba kayo sa hula kesa sa salita ng Diyos? Ang hula ay may kasangkapan ng mga diablo para ilayo kayo sa Diyos at pahinain ang inyong pananampalataya. Kaya mga babaw ang inyong pananampalataya sa Diyos! Ha? Pekaminosos! Espiritus! Let's go! Mag-atulta! Mag-atulta! Sinvergüenza! Pekaminosos! Padre, por favor! Sinvergüenza! Padre! Tama na, Padre! Masyado ka na mapalakit! Will happen in the next segment. Tingnan natin. Ano po ang nasa dako paroon? Mato. Eretika ka ba? Isa ka bang erehe? Paumanhin po, Padre, ngunit... Sabi ni Maria Clara, hindi naman kailangan sa langit. Hindi naman kailangan sa sarili. Oh, may baon naman si Padre sa... Antuno na si Pa. Ay, ganito, ganito. Okay. Hindi po erehe si Binibining Clyde.
hindi. Labis-labis ang kanyang mga gawin at salita. Kaya dapat sa muher na ito, parusahin mo! Ay, por favor! Para magkanda ka. At para maligtas sa impyerno. Teka, sa huling, sa dulo na tayo, sa dulo na, wag mo walang bibitaw. Okay, walang bibitaw. Ang pilotong lumapas tangan kay Padre Damaso. Isang kriminal? Ang piloto? Elias? Halugugin ang kagubatan! Hanapin si Elias at takbin! Si Binibining Clinas, bakit wala ko siya dito? Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako ng mabuti kang tao. Agis dahil! Sir! Vamos! Diyan na sila! Sige na, tumakas ka na! Palagay namin may nagpatakas sa kanya. Yes, sir! Sa'yo ba itong sinilas na ito? Panabig na naman ang mga pangyayari, mga kapatid. MPI, Maria Clara, MPI. Okay, this ends our episode 41. So nakita natin ang mga kaganapan, kaibigan. Tonight, we'll try to safe reaction, probably 9:30 in Philippines. Ngayon ako lang. Para makahabol ako sa mga views ninyo. So, panoorin nyo muna to bago yun. Lago kayo mag-isip na malinaw-linaw. Mga nasa traffic dyan, chokaranahan din dyan. Okay? Sa pa yun sa YouTube. Sa mga hindi aabot sa free TV, dito tayo. Free YouTube. So, looking forward, mga kapatid. Thank you. This is Saigon, Manila. Parang.